kasama na natin si Police Major Manalo. Sir, good morning. Major. Good morning, sir. Sir Sibeng. Oho, para ho sa mga bago lang ho nakabukas ng radyo ngayon, naputol ho tayo kanina. Ano ho ang maibabahagi nating impormasyon sa mga kababayan natin, yung pwede lang? Ano ho ba ang story behind dito po sa natuklas ang mga kalansay ng tao? Yun nga, sir. Yung suspect natin, sir, sa stabbing incident, sir, siya po mismo ang nagturo sa atin kung saan matatagpuan itong kalansay na to. Mm-mm. Okay. Sino po ang nag-report, sir, sa inyo? Sino ho yan? Nakatanggap po tayo ng report sa ating asset na before mangyari itong stabbing at yung pagkawala ni Miss Ginelin, may nakarinig sa kanila na may nagpaplano silang may dudukuting babae at pagnanasaan. Mm-hmm. Kailan naman ho yung usapan na yun, sir? Ayon ho sa asset ninyo, kailan ho nila ito piplinano? Base na rin, sir, sa interview natin dito sa person of interest natin, sir, dito sa suspect na natin sa stabbing, matagal na nila itong napagplanuhan, may gitna isa o dalawang buwan na nila itong napagplanuhan. Mm-hmm. Okay. So itong person of interest ho natin, may direct participation po ba siya based on your interrogation sa krimen ho, sir? May direct participation siya? Yes, sir. Base din, sir, sa pagkausap natin kanina, sir, ayon sa kanya, nag-silgi daw siyang lookout. Lookout? Okay. And ayon din sa kanya, isa rin siya sa gumalaw dun sa babae. Okay, may pag-amin, may ano na po dito, confession ho. Mabigat na ho ba itong ebidensya, sir? Yung kanila pong mga binanggit, inamin, para ho sila'y idiin sa pagkawala ho ng dalaga? Sir, Major? Mabigat na itong ebidensya, sir. Sa ngayon, sir, ikuha natin sila sa abogado, sir, para po na ng judicial affidavit, sir, upang maging legal at maayos, sir, yung kanilang pag-amin, sir. Okay. Kung siya ho ang lookout, sino po ang binabanggit niya kung meron na nakasama niya, Major? May binabanggit siyang isang tao, sir, pero sa ngayon, sir, hindi na muna natin papangalanan, okay, sir. Okay. Ilan ho sila nagbalak, nagplano ho, nang hindi maganda kay Jovelyn? Ayon sa kanya, sir, dalawa lang sila, pero hindi pa rin tayo titigil sa pag-imbestiga, sir. Baka hindi natin alam, baka mayroon pa rin silang hindi sinasabi sa atin, sir. Okay, okay. Itong dalawang suspect o itong person of interest na hawak niyo ngayon, ano ho ang kumpletong pangalan nito, sir? Sir, tulad ng sabi ko kanina, sir, hindi na muna natin papangalanan, sir, yung ating mga panser. Alias pero Dudong, Dudong po, no? Alias Dudong o Padong, Major? Wala ang alias dito, sir, pero yung suspect natin sa stabbing, sir, ay si Liubert Dasmariñas. Teka lang ha. Ayaw ko kung ako lang ho naguluhan. Itong person of interest nyo ho ngayon, siya ho ang nagturo na may dalawang nagplano, tama? Ito pong person of interest natin, siya na rin po yung suspect natin sa stabbing incident na karang Sabado, sir. Oo. At siya ho nag-report na may dalawang tao na nagbalak para gawin ang hindi maganda kay Jovelyn. Hindi po siya kasama doon, sir, Major? Kasama po siya. Kasama, sir. At siya ho kanyo ang lookout? Yes, sir. Okay, okay. Malinaw ho, malinaw ho. So, stabbing incident plus ano ito, sir? Sir, rape with homicide ang possible nilang kaharapin. Yes, sir. Tama ho. Okay, okay. Itong ano na ito, sir? Itong Liubert na ito, ito? Taga dyan din sa Purok Pulang Lupa at sinasabi, pinsan buo daw po ni Jovelyn. Tama ho ba kami, sir, ng impormasyon na karap? Yes, sir. Taga Purok Pulang Lupa, sir. At ayun nga, sir, ayun na rin, sir, dito sa kay Liubert, sir, kamag-anak nila, pinsan buo nila, sir. Ano naman ho ang background nito, sir, ni Liubert? Bakit naman ho ganun? Pinagplanuhan nila ang sarili nila ang pinsambuo niya pa man din. Ano ho bang nababanggit? Sa ngayon, sir, hindi pa tayo tapos, sir, sa ating investigation, sir. Dito lang muna kami nag-focus kanina, sir, kung saan matatagpuan itong babae, sir. Okay, sige po. Ito, nababanggit na lang din po ni Liubert na siya ho ang nagsilbing lookout. Kailan po nila ginawa iyon, sir? August 5 din ba? Gabi? O kailan po, sir? Ano bang nangyari muna? Ayon dito, sir, kay Liubert, sir, nung August 5, sir, nung kung kailan, sir, nawala itong babae, sir. Gabi.
Inabangan ba nila, sir, o papano? Pag-uwi, ano po? Ang ayon sir kay Leobert, sir, inabangan nila ito, sir, dito sa pagbaba niya, sir, ng Multicab dito sa may pula, kanto ng Pulan Lupa, sir. Yung Multicab na binabanggit ninyo, sa highway lang naman po yan hihinto, di ba? Ibig sabihin, naglakad pa po ng ilang metro, papauwi sa kanila si Jovelyn, inabangan nila. Ano po ang ginawa nilang pag-aabang, sir? Itong si Leobert, sir, tumago dito sa may masukal na bahagi at siya rin yung nagsisilbing lookout na ang sinyasan lang nila yung lighter, papailawin niya kung dadaan o kung may taong dumaan, papailawin niya yung lighter niya. Mm-hmm. At makikita naman nung isang tao na nasa unahan na binabanggit niyang kasama. Mm-hmm. At pagdating doon, sa kanya, hinatak niya yung babae. Sino humatak? Itong si Leobert, yung lookout o yung kasama niya? Yung kasama niya, sir. Okay. Si Leobert yung nagsindi ng lighter. Kasi yung mga oras na yun, sir, that day, that night, madilim na ho. Ngayon, kung sisindi ka ng something na may apoy lighter, makikita ka agad. Doon sila ho nagsisindi. Yun po yung kanilang, yung kanilang plano, sir. Yes, sir. Okay. Hinablot, papunta doon sa daanan at dinala ho kung saan siya nakita? O gaano po kalayo, sir? Yung pinagdalhan sa kanya? Nung hinalbot, sir, ayon na din doon sa kay Leobert, sir, hinawakan niya yung bibig kaya hindi nakasigaw, sir. Mm. Hanggang hindi na rin, sir, kasi napansin ni Leobert kung paano ginawa nung kasama niya, kung bakit nang hina yung babae at nabuhat niya papunta doon sa lugar na malapit sa pinagtapunan ng babae. Dalawa silang bumuhat? Ayon doon po kay Leobert, isa lang, mag-isa lang. Yung kasama niya lang? Opo. Pero aminado kanyo si Leobert, Major, na kasama siya sa gumalaw kay Jovelyn? Yun po ang pagkasabi niya kanina. Pagkatapos nilang gawin yun, ano na hong ginawa nila, sir? Iniiwan nila yung babae dito sa bandang bangin na hindi naman masyadong malalim. Oh. Iniiwan na lang nila doon. Oo. Ang intention ho nila, sir, primarily dito, galawin ho ang biktima. May mga nawala bang mga personal belongings, pera kay Jovelyn? Wala. Kakausapin pa po namin yung mga kamag-anak, okay, sir, sa kasalukuyan, sir, papunta sila ngayon dito, sir. Mm-mm. Sir, sa PNP, sa Police Station 2 or sa City PNP, are we considering this case na sarado na? Case closed na ito? Base po sa ating mga nakalap na mga impormasyon, masasabi po natin na close na ito. Dahil sa confession ng person of interest natin? Yes, sir. Yung isa, ano ho ang plano natin ho doon? Matagal na ho itong kaso, ngayon lang ho na bulgar na nangalingasaw itong krimen. Anong doon? Through inquest at ano ba to regular filing o hahabulin pa natin yung ikinanta ng kasama niya? Kung hihingi po tayo ng guidance sa fiscal office kung papasok pa ito sa inquest o regular filing, sir. Sir, ang Puerto Princesa ba, ligtas pa rin? Safe pa ba tayo, lalo yung mga kababaihan po natin dito sa Puerto? Opo, ang Puerto Princesa po ay isang tahimik na lugar at ang ating po mga mamamayan ay ligtas pa rin po makakagala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sir. Kaya isolated case ba ito, sir? Kasi nakaka-alarma, Major. Sir, isolated lang ito, sir. Considering ho na case closed, yung sedan, nawala na ho sa anggulo ng investigasyon, yung multicab, wala na ho ito. Sir, itong dalawang suspect na lang ho ang nadidiin ho ngayon, kaya ho nasabing case closed. Yung DNA test result, sir, hindi na ho natin i-consider. I-consider pa rin natin, sir, na kung siya talaga yung nawawalang babae, sir. May nagtanong, sir, gusto ko lang maipaintindi sa mga kabrigada natin. I-case close na ho natin dahil po sa may mga confession or baka naman may iba pang sangkot dito, ayaw palang banggitin ng dalawahong subject ko natin, sir. Yun nga, sir, ang sabi ko kanina, sir, hindi pa po tayo tapos sa pag-iimbestiga, sir. Ayun, okay. Para ho sa mga taga-pakinig po natin. Yung motibo natin dito, sir, kayo ho magsabi, motibo talaga.
ayon na rin